Mga kapulkas, welcome back. Ito po, salamat po sa inyong pagantabay at paghihintay sa ating mga bagong video lumalabas. At today, puntusan lang po natin. Ako, pasensyaan nyo na po yung nagagama sa labas. At matagal po silang magagamas ngayon at kailangan ko pong igawin tong video para pero po tayong mamaya labas. Pero sana narinig nyo ako na ayos at wag nyo na po lang silang pansinin. So, pasensya na po. Mga kapuntos, ito po. Bakit po ako nagagawa ng video ngayon? Wala po talagang ibang update akong nakita at mga bagong balita para sa ating kababayang si Kai Soto. At alam nyo naman, hindi tayo maglalabas ng mga balitang paulit-ulit lang na napanood nyo na. So, today, tingnan lang natin sa pag-ikot ko sa Twitter. Ayan, nakita ko ang isang tweet ng isang sikat na prominenteng tao dito sa Chicago at siya si Stacey King. So mamaya papaliwanag ko kung sino ba si Stacey King, ano ba ang pagkatao niya at bakit ba mahalaga yung kanyang mga tinitweet kumpara tungkol po dito sa mga basketball at nagaganap sa liga. So tingnan natin kung sino si Stacey King. Okay, tingnan muna natin yung kanyang tweet. Itong sabi ni Stacey King at siya yung nagtanong. Sabi niya, what's the difference between Bol Bol and Chet Holmgren? Bol has the same if not better skill set and same body makeup as Holmgren. Same players, both highly skilled 7-footers that can make 3 points or threes. If Bol is in this year's draft, is he a top 5 pick? So bakit siya napatanong ng ganoon? Nakita niyo? Yun ang tinanong niya. Hindi po natin makita yung mga reply ng mga kanyang mga followers dahil hindi po nagfa-follow sa atin si Stacey King, kaya hindi po natin yan makikita. Pero bakit siya nagtanong ng ganoon? Anong nasa isip niya? So, sino ba si Stacey King? Kilala ba yan? Ay, nakita nyo naman dito na hanapin natin yung kanyang Twitter account kung ano bang nakalagay doon sa kanyang pagkatao. Okay, si Stacey King lang naman ay isa siya sa mga narinig nyo na, no? Pag naglalaro ang Chicago Bulls. At siya po ang nagpasikat na salitang o katagang, give me the hot sauce. Diba? O, naalala mo na, give me the hot sauce. Pag nakaka 3 point, bawa sila Derrick Rose o sino mang miyembro ng sila Kyle Korver. Yan, diba? Yan ang 3 points sa nung time na yan. Sabi niya, give me the hot sauce. At tapos sigawan ng mga tao kasi dyan siya nakilala at ang followers niya ay mayroong 77,000. Kung talagang very legit po itong si Stacey King. At hindi lang yan po, dahil hindi lang siya isang lead commentator sa Chicago Bulls. Siya po ay naging sentro at forward ng Chicago Bulls nung nanalo sila ng tatlong championship noong 91, 92, 93 na three-peat. Yan ha. Kasama siya, kaya may tatlong championship ring itong si Stacey King. Kaya hindi mo pwedeng barahin kung ano ang kanyang mga opinion o anong tungkol sa basketball dahil marami siyang alam at hanggang ngayon ay naandyan pa siya at kilala niya talaga at alam niya yung kalakaran ko anong nangyayari dito sa Chicago Bulls at sa NBA. So, tingnan natin yung kanyang yung ditong kanyang istorya. Na-confirm lang natin, no, si Stacey o Ronald Stacey King ay pinanganak noong January 29, 1967. He's an American sports announcer and retired National Basketball Association center who won 3 consecutive championships with the Chicago Bulls from 91 to 1993. King is currently the lead color commentator for the Chicago Bulls television broadcast. So yan, malinaw yan, ha? At hindi po yan inimbento. Okay. Tingnan pa natin kung anong meron dito sa akin report. At dahil dyan sa sinabi ni Stacey King na yan sa Twitter niya at tanong niya, napatanong ako. Tingnan nga natin yung stats ni Bol Bol at saka ni Chet Holmgren. Tapos pagkumparahin natin. So, pinull out ko yung kanilang stats nung kanila college pa. At ito po yung tumambad sa akin. So, makikita nyo, yung kanilang posisyon ay pareho. Ang kanilang height ay almost pareho. Pero mas mabigat ang timbang po, mas matangkad at mataas ang timbang nitong si Bol Bol. So hindi po to patpatin na patpatin. Ang patpatin po talaga ay itong si Chet Holmgren, no. At sa mga alam mong patpatin eh masakit mani ko yan. Yung mga patpatin kaya mahirap kalaro din sa basketball yan, kaya ayan, iniiwasan yan dahil alam mo matulis eh, matulis. So anyway, balik tayo sa stats, no. Si Chet Holmgren 14 points per game. 9.9 for rebounds and 1.9 assists.
At nakita mo naman ang stats ni Bol-Bol dito, nasa 21 points per game po siya, mataas. Halos nagpapareho sila sa rebound. At ito pong kanyang assist ay halos mataas po si Chet Holmgren. Pero halos toss-up lang kasi hindi naman ganun kataas na kataas. Siyempre, depende rin siguro sa kaya tumataas yung stats sa yung playing time. Baka mas mataas ang playing time nitong si Chet Holmgren. But anyway, very similar, no? Very similar. Yung kanilang, if not nga, mas mataas pa yung stats at the skill set nitong si ano. Kasi pa nakita mo laro si Bol-Bol, sabi mo, magtataka, bakit hindi siya binibigyan ng minuto? Bakit siya nasa G-League? Ano yung wala kay Bol-Bol, di ba? So, tingnan natin yung mga nilagay pa nila rito na dito ay na-drop si Bol-Bol ng 44th overall ng Miami Heat at tinerade agad siya sa Denver Nuggets. Ito yung draft na yung picture niya. At talaga malungkot si Bol-Bol dito. Bumaksak siya ng bumaksak hanggang 44th pick kasi mas mataas yung projection niya dyan at least. So, bumaksak siya ng 44th pick at least nakuha na siya. At siya ay nakuha ng Denver Nuggets. So, yan nga, yung kanyang skill set ay maganda at mas magaling kaysa kay Chet Holmgren. According yan na sa tanong ni Stacey King. So, bakit itinanong ni Stacey King yun? Dahil sinasabi niya na kung ngayon magpapadrop itong si Bol-Bol, eh siguradong at least dapat nasa top 5 to eh. Kung magaling pa to kay Chet Holmgren, eh dapat nasa top 5 to. At least almost pareho o mas lamang pa, di ba? So, doon na lalaman yung media at ang NBA scouts ay pwede nilang itaas ang ranking ng isang tao. Pwede nilang sila na mismo yan. So, nasa sa kanila kung ibababa ka nila o itataas nila. Kaya kung nag-iisip ka kung bakit ang ating kababayan na si Kai Soto ay ganun kababa, if not, wala pa sa mga ibang ranking na mga malalaking network, ay ito yung sagot. Dahil si Bol-Bol na mismo ay naging biktima nito nung siya ay nagpa-draft. At kung para lang sa skill set ay mas mataas pa, palagay ko ha, mas mataas pa. At kung si Bol-Bol ay sinasabi natin na bakit siya nakapasok, bakit si dapat makapasok si Kai Soto, of course. Eh halos pareho lang sila ng laruan. Di ba? Mas mabigat pa ang timbang ni Kai Soto dito kay Bol-Bol. Kaya kapag nagbanggaan to, ibabaksa kay Kai Soto to si Bol-Bol. Eh lalo na to si Chet Holmgren. O di ba? So yan lang mga kapuntos, no? Mag-iisip ka talaga kung bakit at ganyan ang nagiging kapalaran ng ating kababayan si Kai Soto pagdating po sa ranking. Kaya umaasa po ako na sana sa mga private workout niya, doon niya talaga ibigay yung best niya. Dahil yun yung talagang makikita ng mga teams, yung mga talagang teams na mismo at yung scout nila. At back, makikita na nila doon, hindi na importante kung ano yung nare-rating nila, kung ano yung maipapakita niya sa mga private workout niya at sana galingan niya. Talagang ibigay niya talaga yung best niya dahil doon na mismo hawak ng nasa kamay niya na at hawak niya yung kapalaran niya. At kung hindi niya ibibigay yung kanyang best, ay siguradong mahihirapan siya makapasok. At alam ko naman gagawin lahat na yan dahil yung humility at pagiging hardworking ng isang Pilipino kasama yan sa ating kababayan si Kai Soto. At yan ay focus na focus talaga siya dahil kasama niya ang kanyang pamilya, ang kanyang ama para i-guide siya at huwag siyang maiwas ng landas. At alam mo yung ibang player baka kung ano nung ginagawa nila sa free time nila, pero to si Kai Soto talagang focus siya sa mga assignment o homework na dapat nilang gawin. So, yung team at team nila Kai Soto ay pasalamatan natin dahil tama yung ginagawa nila. At sana talaga sa draft night ay halos less than 3 weeks na lang ay makapasok po ito ang ating kababayan si Kai Soto. At magdidiwang po ang buong sambayan ng Pilipino. At sigurado po yan. At kasama tayo niyan sa magdidiwang. So, salamat po sa mga kapuntos. Huwag pa kayong titigil. Ibato nyo ng ibato ang pangalan ng ating kababayan sa lahat ng makita nyong mga podcast, mga broadcast, live, mga nagko-comment sa kanya. Kahit hindi pa nagko-comment sa kanya, ibato nyo yung pangalan niya para marinig siya. At sila na mismo, ang ingay ni Kai Soto ni mismo, nating mga fans, ang siguradong magbabato niyan
sa malalaking network kung sakali mang may makapick up. Dahil ang Sports Illustrated eh, patas naman. At si Brett Sigil, binigay niya na magandang mock draft itong ranking itong ating kababayan si Kai Soto. At at least meron na meron tayong mga pinangahawakan na maganda galing sa Sports Illustrated. So yan lang po mga puntos. Maraming po salamat sa oras na inyong binigay. At salamat at nandito pa kayo sa dulo ng aking video. Maghihintay pa tayo at maghahanap pa tayo ng mga updates kung meron malamabas ngayong araw na ito. Hanggang sa muli at makita kita po tayo. Salamat mga kapuntos.